Hello guys, gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jemar. Bale, na biktima po ako ng stroke nung last December 2020. At sa kasalukuyan po ay nagpapagaling ako. At medyo sa halip po na magmukmuk sa bahay, naisipan ko pong gumawa ng mga munting videos para po maipakita sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa bawat araw na nagtatry akong bumangon muli. Sa halip po na magmukmuk ako sa loob ng bahay, naisipan ko pong gumawa ng isang vlog. Mag-umpisa ng isang vlog upang maglibang po, magkaroon ng oras para hindi palagi nag-iisip, lalo na ngayon sa panahon ng pandemyang ito na kung saan po ay halos karamihan naman po tayo ay nai-stress. Umpisan ko po ang vlog kong ito sa paglalakad-lakad dahil ang sabi nga sa atin, ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa unang hakbang, mga kaibigan. Itutur ko po kayo sa lugar kung saan araw-araw nag-exercise po ako sa pamamagitan ng paglalakad-lakad lang ng dahan-dahan. Dahil kailangan po natin ng exercise upang mapanatiling malusog po yung ating katawan. Bago po tayo mag-umpisa, inais ko lang pong ibahagi sa inyo yung isang bahagi ng tula na ginawa ko. Sana'y magustuhan po ninyo. Isang talata lang, isang saknong lang po ito. Sana'y magustuhan po ninyo. Ang buhay ay tulad sa isang bulaklak sa madawag na parang. Namumukadkad kay ganda at makulay habang naliligo sa sinag ng araw. Ngunit pagdaka ay aabutin din naman ng paglilim ng kinahapunan. Yuyukod ding sukat sa pagkakalugmok at pagkakahimlay. Okay, tara po. Maglakad-lakad na tayo. Thank you.
guys, medyo malayo-layo na rin po ang narating natin. Medyo naka 7 minutes walk na tayo or mahigit, pero hindi pa tayo dumarating sa talagang kung saan. Mag-iikot-ikot pa ako ng kaunti. Malapit na po, konti na lang, malapit na po. Okay guys, nakarating na po tayo sa pangalawang part na kung saan maglalakad-lakad ako. Isa po itong parang sadyang ginawa po para sa mga gustong mag-exercise tuwing umaga, tanghali o hapon dito sa Italy. Saan pwede ka rito mag-bike, pwede ka mag-jogging or mag-walking lang. Magandang lugar po ito dahil napapaligiran din po ito ng medyo malilim din po. In case na pagdating ng summer, maganda pa rin maglakad-lakad dito dahil hindi masyadong mainit. Okay guys, tara. Ikutin natin yung pangalawang round na kung saan araw-araw ay dinadaanan ko para maglakad-lakad. Ito mga kaibigan, puno po ng olive tree. Yan po ang kanilang itsura ito, isa sa malaking puno ng olive tree rito. Meron iba maliliit lang, yan naman yung mga pine tree yata ang tawag sa mga punong yan. Ayan, dinaanan natin kanina, medyo maliliit na puno ng olive tree. Ito yung sinasabi lang, dahon ng laurel. Mga dahon ng laurel, yung ginagamit nating pampasarap, pampalasa ng pagkain natin, lalong-lalo na ng adobo dyan sa atin sa Pilipinas, dito ginagawa nilang halaman na pandekorasyon or pang ano sa pader. Yan, malalaki po at matataba yung dahon ng laurel. Yan, tuloy po tayo sa paglalakad-lakad mga kaibigan. Medyo malayo-layo itong lalakarin natin. Pagkatapos ko rin umikot dito, isang round pa ulit, pero hindi ko na po kayo isasama mamaya sa second round para hindi naman po kayo mainit. May space din po rito para sa ilan pang body exercise. Nilagyan nila ng pwesto. Katulad po dyan sa atin sa Quezon Memorial Circle. Naglagay din po sila dito para kung gusto ninyong mag-exercise pa ng konti, dagdag na exercise. Yan po. Makikita nyo yung mga kagamitan nyo, mga equipment na yan para po yung sa additional exercise. Pero sa ngayon po, hindi pa pwede sa akin yan. Hanggang walking lang po muna ako. Yan, para sa mga kabataan gusto maglaro ng football, meron po sila dito space na para sa gustong mag-football, tennis at iba pang klase ng sports, basketball ang wala, hindi masyadong mahilig po ang mga Italian sa basketball. Sa kabilang side po, highway na yan, daanan na ng mga sasakyan papunta sa iba't ibang bahagi ng Italia po. Sa makikita nyo, mabibilis na po yung takbo ng mga sasakyan. Hindi ko na po tatapusin yung lane, babalik na po ako dahil malayo po ang dulo ng lane na to.
Nabalik na po ako sa pinagmula. Ay, ang ganda ng aso. Yan. Yung mga aso po rito sa Italy, ipinapasyal po yan ng mga amo. 3 times a day. Minsan, 2 beses lang. Nakalabas lang po sila, hindi nakatali, naglalakad-lakad lang para ma-exercise. Kasi ang aso po, katulad din ng tao na kailangan ng exercise. Kadalasan ginagawa ng mga Italians po yan dito. Kasama ng mga amo, naglalakad-lakad. Kasama yung kanilang alaga. Ayun, susundan natin yung pathway na dinaanan ng aso. Hindi na tayo babalik dyan sa baba. Dito na tayo dadaan. Sana all may kasamang naglalakad-lakad at kakwentuhan. Nakabalik na ulit tayo sa starting point natin kanina. Oh, tama na siguro ito, guys, para sa inyo. Ako, gagawa pa ulit ako ng isang round. Iikot ulit ako dun sa starting point na unang-una. Tapos babalik ulit ako dito. Tapos iikot ulit ng isang ikot. Kasi kailangan ko pong makagawa ng isang oras na paglalakad-lakad. Bilang preparasyon po sa muli kong, halimbawa, nag-open na ulit dito sa Italia. Para pag kailangan ko na magtrabaho ulit, meron na pong lakas, sapat na lakas ang katawan ko para sa isang araw na trabaho. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Sana panoorin nyo po ng buo yung video natin. Suportahan nyo po sana ako. Marami pa akong gagawing video vlog, mga kaibigan. Marami tayong i-features. Sa ngayon, ang pangalan ng vlog ko ay Lakbay Kainan, pero palagay ko dahil bawal pang kumain ng marami sa akin ngayon, papalitan ko yung pangalan ng aking vlog. Baka may mga suggestions po kayo, open po tayo para kung sino man ang makapagbigay ng pinakamagandang pwede natin gawing pangalan ng ating vlog, yun po ang pipiliin natin. Sa muli po, maraming salamat. Huwag po kayong magsawang manood sa mga susunod ko pang video at sana paki-subscribe na po ng aking channel. Ganun din po na yung bell button, paki-pindot na para kung may mga bago tayong videos na lalabas ay mabigyan po kayo ng notification. Maraming salamat po at magandang araw.